malabo na talaga kailangan ng palitan para makita natin kung ano ang nangyayari sa loob. Kung ayan na ang bagong plastic cover. Malinaw na talaga. Hello, magandang araw po. Ngayon, magpapalit tayo ng cover ng ating stingless beehive box. Tara, samahan niyo ako. Ito po ang stingless beehive box ko. Medyo maalikabok na po kasi matagal nang hindi na check up. At tinanggal ko po ang likabok sa pamamagitan ng paggamit ng toothbrush na hindi na ginagamit. At ayan, malabo na talaga kailangan ng palitan para makita natin kung ano ang nangyayari sa loob, kung malakas ba ang ating stingless bee colony or umina na po ba. Medyo mahina na ang ating colony ngayon. Medyo lumiit ang kanilang brood. Nakikita naman natin dito. At medyo kakaunti lang ang kanilang honey at pollen. Ibinalik ko ang mga propolis para magagamit ulit ng mga stingless bee natin. Ayan na ang bagong plastic cover. Malinaw na talaga. Ayan, ganyan lang. Madali lang. Kailangan din pantay. At walang alikabok sa loob. Ayan, puputulin ko na ang mga excess. Madali lang talaga. Ganyan lang. Tulad ng sinabi ko kanina na papalitan natin yung cover niya para makita natin kung ano ang nangyayari sa loob. Baka kasi patay na ang colony pero umaasa pa rin tayo na meron pang stingless bee sa loob. Kaya ganyan ang gagawin. Ayan, tapos na. At ibabalik na natin siya. Nakita ko yung queen dyan. Nandyan sa loob. At siguro sa susunod na panahon, ililipat natin siya ng posisyon para
lumakas. Baka kasi yun ang dahilan na humina itong colony na ito dahil hindi siya komportable sa kanyang location kung saan ko siya inilagay. At ito yung isa ko pang colony. Ito yung medyo malakas. At saka papalitan din natin ang plastic cover kasi malabo na talaga. Tingnan nyo ito. Medyo marami na rin ang laman nito sa loob. Siya nga pala, pag tinatanggal nyo ang plastic cover, medyo dahan-dahanin po kasi para hindi malaki ang damage sa loob. Kasi dumidikit pa ang propolis dyan sa plastic. Ayan, nagsilabasan na sila. Ayan, may brood, tsaka pollen at honey, tsaka may fresh na propolis or raisin. Inaktak ko muna yung mga stingless bee para makabalik sa loob. Ayan, naputol yung plastic. Ayan yung mga brood niya. Dati yung brood niya dyan ko inilagay sa malaking space. Kaso lumipat sila sa maliit na space. Kaya yan na ang posisyon nila. Yan. Bale, hindi ko pa ito harvestin kasi tag-ulan pa. Sa next year ko na ito kukunan ng honey. At siguro i-split din kung mapapansin ko na malakas pa rin itong colony na ito. Medyo hindi sila agresibo ngayon. Hindi ako kinagat ng mga stingless bee. Hindi sila dumikit sa aking mga buhok, kilay. Medyo mabait sila ngayon. So madali lang magpalit. Ganyan lang. Kayang-kaya lang yan. Nakakatuwa tingnan yung mga maliliit na mga bees na maoobserbahan mo sa loob ng kanilang hive box dahil meron kang transparent na plastic cover. So, nakakatuwa.
So nilagyan ko ng propolis para dumikit talaga yung plastic. So pwede rin naman na hindi rin nilagyan, kasi didikit lang yan at saka lalagyan din nila ng propolis yan. Pero meron pa kasi, meron kasing natirang propolis sa plastic cover na tinanggal ko, kaya yun na lang ang nilagay ko. So ganyan lang guys, madali lang. At saka kung meron kayong stainless bee sa inyo, or tinatawag kasi itong kiwot sa Bisaya, alagaan nyo. At meron akong mga video dyan sa unang video ko, unang mga uploads ko, nag-guide kung paano maglipat ng stingless bee. So ganyan lang, maraming salamat at welcome ulit sa ating channel na Mags TV Vlog. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe naman, pindutin ang button at like and share. Marami pong salamat. God bless us all.